para po malagpasan niya at tuluyang po pong gumaling ang kanyang karamdaman. Lord! Happy Mother's Day po! So ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga ka-idol. Kumusta po kayo? At yun nga po, happy, happy Mother's Day po sa lahat ng ina sa buong mundo. At yun nga mga ka-idol ko, kahit na hindi pa po okay yung aking pakiramdam dahil meron din po tayong sariling pinagdadaanan. Ngayong araw nga po ay meron tayong bibisitahin na isang nanay dahil itinagpo ito sa akin mga ka-idol ko. At grabe nga yung kanyang kalagayan mga ka-idol ko. At sa video ito mga ka-idol ko, aalamin po natin kung ano ang nangyari sa kanya, bakit nagkaganito ang kanyang kalagayan. Tara, samahan niyo po ako mga ka-idol ko. Let's go! Pagkarating ko nga mga ka-idol ko sa bahay ni ate, ay ito ang bumungad sa akin. Kitang kita ko na talagang hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan. Minimum paglabas niya sa kanilang bahay ay hirap na hirap siya. At sa video ngang ito mga ka-idol ko, ating aalamin kung ano ba ang nangyari sa kanya, bakit ganyan kalaki ang kanyang tiyan. Bago natin tuluyang simulan ang kwento ni ate mga ka-idol ko, ay nais kong mag-iwan ng isang aral sa ating lahat. Habang bata pa po tayo, lagi po nating iingatan ang ating kalusugan. Huwag na huwag po nating aabusuin ito dahil pagdating ng araw, tayo rin ang magsasakripisyo. Magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-idol. Nandito na po tayo kay Ate Marilyn. Kumusta po kayo? Nahihirapan po kayo. So ayun mga ka-idol ko, ito po yung kalagayan ni Ate Marilyn. Sobrang na-shock din po ako kasi 2018, naalala niyo pa po ba yun? Magkasama po kami nito sa team nung tumukbo kami ng kagawa dito sa aming barangay. At napakasigla po niya, napakasigasig. At nagulat nga po ako sa isang post kahapon na naitag sa akin na ganito na po yung kanyang kalagayan. Kumusta po kayo? Nahihirapan po kayo. Kailan po ito nagsimula? January lang po. Tapos bigla na pinag-uubo yung tiyan nyo? Kailangan ko na sa ipiskan. Pag-opera. Kailangan pong ma-operahan? Ano po ba ang pinakasakit ko po? Ovarian cancer. Ovarian cancer? Kailan po nung taong 2018? Wala pa pong symptoms? Kailan nyo lang po nalaman yung ganun? Last year lang ng October. Ayun ay pati yung paa ni Ate Marilyn, sobrang manas na po. Talaga po hindi po namin nasasabi na kaya po yung kalusugan natin. Kaya sana ingatan po natin. Kaya kumusta po ba kayo po ba may asawa pa sa ngayon? Wala na po. Pero may mga anak po kayo? Sumuwi ba ako tingin ang Alam niyo po ba na Mother's Day ngayon? Happy Mother's Day po, Ate Marilyn. Para po sa inyo. So, kahapon po, Ate Marilyn, nalaman ko na nasa hospital po kayo. Tapos, umuwi po kayo dito. Ano po yun? Pansamantala lang po? Pansamantala lang po. Para malam. Kailangan po ni Ate Marilyn mga ka-idol ko na i-CT scan para malalaman po at dun po magbabase kung paano opera yung gagawin po sa inyo. Ate Marilyn, pagkakataon niyo po ito, ibuhos niyo po lahat ng inyong panawagan.
sa pagkakataon ngang yun, mga ka-idol ko, ay talagang napaiyak na si Ate Marilu. Okay, sige. So ayan mga ka-idol ko, nahihirapan na po magsalita si Ate Marilyn. At yun na nga po, binabanggit niya si Sir Erwin Tulpo na sana matulungan po siya or kahit po sino yung pwede pong makatulong sa kanya para po sa kanyang gagastos mo sa kanyang CT scan. Ate Marilyn, magkano po ba yung CT scan? 30,000? Tapos hinihingan po ko nun sa down sa hospital. Oh my God. 40 to 70,000? Down pa lang yun. Sa CT scan, may gagawin sa akin. So, ayan mga ka-idol. Bali, ang hinihingi po kay Ate Marilyn ay 40,000 na down sa hospital plus 30,000 po na pang CT scan. So, alam ko po na hindi po madali yun makuha dahil sa sitwasyon ng buhay. Talaga pong mahirap din po yung buhay dito sa aming lugar. At yun nga, si Ate Marilyn po ay nasasadlak sa ganitong kalagayan. Kaya ako na po mismo nananawagan dun sa mga kababayan natin na may gininto ang puso, na may sobra po para tulungan si Ate Marilyn. Ate Marilyn, kami po ay naparito para po ay magpaabot din ng konting tulong sa inyo galing po sa programang po yung Leo Cares. Hindi po ito ganong kalakihan, pero kahit papano po ay makadagdag sa inyo pong pang CT scan or eto po, magpasensya niyo po ito, 2,000 pesos lang po ito galing po sa programang po yung Leo Cares. Ito po, may hirapan na po si Ate Marilyn mga ka-idol ko magsalita, pati po yung paghawak ng kanyang ano, mahirap na din po. Ayan po, tingnan niyo po mga ka-idol ko yung kanyang mga paa po, sobrang manas na po. Ayan po. So sa mga may sobra po dyan sa atin, dito po sa ating barangay, nananawagan po kami ng tulong financial po sa inyo mga ka-idol. Kahit piso-piso po yan para po sa panggastos ni Ate Marilyn. Alam ko po na napakalaki pa po ng kanyang iipunin para po sa kanyang CT scan at operasyon. Ayan po, yung kanyang kalagayan. Okay lang po ba na itas natin ng konti para makita yung tiyan? Ayan mga ka-idol, My God. Ilang ano na po yun, Ate Marilyn, na ganyan yung tiyan nyo? Mga ilang buwan? Since January lang po? Kasi nakasalubong ko kayo nung nakaraan, hindi pa naman ganyan kalaki. Tapos sobrang bumigla ng ganyan, lumaki na po? January. Pero na-detect po yung kanyang karamdaman po, mga kailan po? March. 2022? So ano po yung naramdaman nyo nung before po, bago nyo nalaman na mayroon na pala kayong ganyan? Ano lang, sumada kayo pa. Hindi ka tulad dati mabalik na lang po. Kasi hindi na nag-stay. Ibig sabihin before, lumalaki, pero bumabalik? Tapos dumiri-diretso na po. Oh my God. So, sa anong stage na daw po yan? Stage 1? Pero malalaman yung buod. So may pag-asang, malaki pa po ang chance na gumaling po kayo. Kaya po, pray lang po Ate Marilyn ha. Ito naman po ay panimulang tulong lang po namin. Hindi pa po dito nagtatapos yung tulong ng programang Kuya Leo Cares. Lalapit po tayo sa mga pwede nating malapitan. Magkasama po kami mga ka-idol ko ni Konsi Marilyn,
taong 2018, napakasigasig po niya. Siya po yung pambato ng team namin sa kampanyahan. Napalakas. Siya yung kumakatok kasi marami siyang kakilala dito, maraming kaibigan. Siya yung pang-front ng grupo namin last 2018. So, Ate Marilyn, ano po yung iiwan nyo na lesson o aral sa ating mga viewers? Ano po ba yung pwedeng maiwasan? Sa tingin nyo po ba may nagawa po kayong mali sa inyong kalusugan before, nung kayo malakas pa po? Masyadong abusis na sa wala. Pag may nararamdam na pagsiyete, pagpagawasan ng aga pag-agad. Po, tama po yun mga ka-idol ko. Kapag may nararamdaman konti, ipa-check up na agad para malaman. Ibig sabihin po, before may nararamdaman na po kayo, inaano-ano nyo lang. Akala nyo stress lang. Inaliwala ako na. So before po ba, kayo po ba'y sa tingin nyo naabuso nyo yung kalusugan, umiinom kayo, ganyan? Pero ano po yun, yung mga dating kaibigan, nandyan pa rin po hanggang ngayon? Dumadalaw na po. Dumadalaw. Okay po. Ngayon nga ba, mapapagod na ako. Okay po. Sige po, wag na po kayo magsalita. At babalikan ko po kayo dito kapag ka po ako'y nakalikom ng pangdagdag sa inyo pong panggastos, ha? Maraming salamat. Okay po. Lord, nagsusumamo po ako sa inyo. Sana po, bigyan niyo po ng araw-araw na kalakasan si Ate Marilyn. Hindi po biro yung kanyang kalagayan, yung kanyang pinagdadaanan, Lord. Sana po, maging milagro kayo sa buhay niya para po malagpasan niya at tuluyang po pong gumaling ang kanyang karamdaman. Lord, bigyan niyo po ng tibay at tatag ang mga taong nakapaligid kay Ate Marilyn para tuluyan po hanggang huli na siya ay damayan sa kanyang pinagdadaanan. Lord, kayo na po ang bahala. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang buhay ni Ate Marilyn. Alam po namin na wala pong imposible sa inyo, Lord. Kahit na po ang patay, ay kaya niyo pong buhayin. Lord, naniniwala po kami sa inyong kakayahan na pagalingin si Ate Marilyn. Lord, kayo na po ang bahala sa lahat-lahat. Amen. Ate Marilyn! Ate Marilyn, magtiwala po kayo kay Lord. Stage 1 pa lang po yan. Kayang-kaya ka pong pagalingin. Meron nga pong stage 3 na gumagaling pa po. Ha? Okay lang po yun. Po kayong mag-alala, Ate Marilyn. Marami pong nagmamahal sa inyo. Mga kamag-anak mo po. Happy Mother's Day po. Hindi biro ang pinagdadaanan ni Ate Marilyn, mga ka-idol ko. Kaya sana samahan niyo po ako kahit sa simpleng dasal po at panalangin para sa kanyang ikakagaling ay napakalaking tulong na po sa kanya, mga ka-idol ko. Ako sa inyong kalagayan. Huwag lang po dito na. Dito pakitaas mo nga po yung puting plano para makita lang sa mga. Grabe yung mga ugat pa naman. Pati po yung sumay likod yung manas na po kaya. Manas na. Malaki-laki yung likod eh. Ilang month lang po yan, tita? January po yung lumaki ng ganyan? Hindi, ito lang. Itong mga February. January po sumaki. Tapos February lumala na. March, April, May. Itong buwan lang pong may lumaki ng ganyan. Pero hindi ganyan kalaki. Mm-hmm. Para po kayong 9 months na pregnant, ano? Malma pa. Okay po, sige. You are now listening to 13 Beats Exclusive. Anong
anumang pagsubok ng buhay, lagi ka na may karamay. Patuloy lang at huwag suko, kakayanin ang pagsubok. Lahat ito ay harapin, sama-sama nakakayanin. Kuya Leo Kurz ang ka-idol natin. Siya'y tao na handang tumulong sa nangangailangan. Hirap ng buhay at pagsubok man ay naranasan. Nagsumikap, makaahon, nilarap lahat ng alon siya. Si Kuya Leo Kurz, isang tapat na kaibigan. Siya'y tao na mahirap pero may pagsusumikap. Sa din sa may pangarap na tumulong sa mahirap. Sa simpleng paraan, naghahatid ng kasiyahan sa mga kababayan at mga nahihirapan. Hatid niya ay saya kasama ang munting ayuda para sa mga pamilya, mga bata, matanda na walang malalapitan at walang wala sa buhay. Nandito siya palagi, nagsisilbing karamay. Anumang hirap ng buhay, kaya natin harapin. Patuloy lang lumakad at patuloy lang mangarap. Lagi niyong tatandaan na hindi nag-iisa. Kuya Leo Kurz ay palagi niyong kasama. Lagi niyong tatandaan na magsumikap lang sa buhay. Marami mang hadlang pero hindi dapat isipin na anuman ang pagsubok at sayo ay humahadlang. Sipag at tiyaga, pananalig at dumiskarte. Tuloy-tuloy sa buhay at patuloy na lumaban. Lionel Orindain, patuloy natin nakasama. Bilang Kuya Leo Kurz, patuloy sa ating kakalinga. Takahandang tumulong at hinding-hindi uurong. At yung nakakabit niya na kanyang mga pangarap. Dahil sa palagi ang diskarte at pagsusumikap. At ngayon ating kasama, tuloy-tuloy kanyang programa. Para sa nangangailangan, Kuya Leo maaasahan. At magsisilbing huwaran, tunay nating idolo. Handa siya na tumulong at hinding-hindi susuko. Patuloy kakayanin anuman na harapin. Kuya Leo Kurz, ka-idol nating madiskarte. Anumang pagsubok ng buhay, lagi ka na may karamay. Patuloy lang at huwag suko, kakayanin ang pagsubok. Lahat ito ay harapin, sama-sama nakakayanin. Kuya Leo Kurz ang ka-idol natin.